Una. Saya, kilig at sorpresa ang atin na nag-iisang Kalye Serye dito sa One for All, All for One. Kumusta na natin ang mga lola, Joey? Andali ko. Uy, baka na talaga joke kong Alan, ha? Wala na na ba si Alan kay, ha? Okay. Si Alan B. Ano nga, Alan B? B. Paso! Lola. Lola. Mga lola. Alam! Alam! Hi, Lola. Wait lang, busy ako. Ha? Anong ginagawa niyo, Lola? Nagsusulat. Anong sinusulat niyo? Eh, siyempre, yung diary ko eh. Sinusulat. Uy! Parang kung... Ano ba yung nangyari nung Sabado? Ah, ah. Ang bagal din magsulat ni Lola, oh. Ninan, may ink ball, ah. Wala. Matagal na kasi sa bag itong ballpen. Ah, ano po tawag nyo? Ballpen. Ah, ball. Tungaraw nga nila. Febrero 20. Taong 2,000. Labing natin. Makalipas ang mahabang panahon, muli kami nagtagpo ni Anselmo. Marami kaming kailangan pag-usapan. Mga bagay na hindi namin nabigyan ng maayos na wakas noon. Sa bandang huli, ang katotohanan at pagpapatawad ang nagbalaya sa amin. Marahil nga, may dahilan ang lahat ng bagay na nangyari sa amin. Maraming luha ang aking itinanis sa nangyari sa amin ni Anselmo. Pero ang mga karanasan kong iyon ang nagdala sa akin sa aking kasalukuyan. Mas matatag. Wow! Mas maalam na buhay. A girl. Ay, oh. Hindi man namin na tagpuan ni Anselmo ang tamang panahon noon. Nagpapasalamat ako at dumating naman ang tamang panahon para tuluyan na maintindihan ang aming tadhana. Lola? Ay, ate! Huwag kayong nagbabasa ng ano. Lola, gising ka? Busy ka ba? Gising ako, gising. Busy? Busy? Gising ka nga, bingi ka naman. Busy ka? Ah, nagsusulat. Nagsusulat lang. Pwede yung istorbohin. Hey, si ate, inspired. Ang ganda ng sulat ni ate, Times New Roman, ha? Wow! My phone! Oh. Siyempre. Ang phone ko, malaki na kasi nga medyo malabo na ang mata ko. Inspired. Pero Lola, ang gwapo po pala ni Anselmo. Ayun yung gwapo. At sa tuwing ikaw ay lalaki, ang mundo ko'y tumitigil, ang pangalan mo.
Okay, si Lola? Lola? Alden! Pansin ba po ang ganda ng ngiti nyo, ha? Tingin nga. Patingin nga, Lola. Siyempre, siyempre. Pero Lola, napansin ko po si Lolo Anselmo. Ang gwapo po pa. Pogi, ano? Siyempre, iba ang taste ng Lola mo. Kaya nalab yan si ate eh. Ah, oh, kayo naman, kumusta kayo nung Sabado? Ay! May natutunan ba kayong dalawa? Siyempre naman po, Lola. Masaya nga po kami kasi nakita po namin kayo na masaya. Tsaka dahil nagtagpo na po kayo ulit ni Lolo Anselmo. Kinikilig ko, Lola. Talagang kita ko, Lola, kung gaano kayo nanabig kay Lolo Anselmo, yung kaba nyo. Tsaka naging very emotional po kayo na nakita kayo eh. Nakita mo pa yon? Talaga, Lola. But I am in control. Ay, ate, nagkausap na ba kayo ulit ni Anselmo? Tumawag siya kagabi. Ay, tumawag lang, tumawag lang. Mamayang hapon daw ang flight niya papuntang Amerika. Ay, ha? Huh? Ay, bakit parang naman nagmamadali siya umalis? Eh, matagal na raw siya rito. Di ba, naibili mo ako ng magandang ballpen? Mamaya na po, Lord. Ang bakla ng lasa. Matagal na kasi siya rito sa Pilipinas. Noong Sabado niya lang nalaman kung saan ako pupuntahan. Oh. Eh, noon, lagi lang siyang naglalakas ng loob na puntahan ako. Eh, mabuti nakita pa kami bago yung schedule ng flight niya. Eh, sayang naman ate. Eh, paano na yun yung tamang panahon niyo? Ni Dora, sabi nga ni Anselmo, hinanap niya ako para magpasalamat. Dahil kung hindi naman dahil sa sakripisyo ko, baka wala na siya ngayon. Masaya na rin ako na malaman kong buhay si Anselmo. At masaya rin ako napatawad niya ako. Yes. Ang tawag ba doon? Closure. Closure po. Opo, Lola. Closure. Oh, alam nyo, ang pagsasakripisyo kasi para sa kabutihan ng mahal mo ang siyang totoong pag-ibig. Oo. Oo. Tandaan niya. Sabihin mo yan kay Paolo. Ang pag-ibig ay hindi madamo. Higit kong pinapahalagahan ang kaligtasan ni Anselmo kesa sa kaligayahan ko at kagustuhan niya. May dahilan lahat ng bagay na nangyari sa atin. Tandaan nyo yan. Masaya ako. Kung sa bagay ate, sabi nga ni Anselmo, kung kayo dalawa talaga, anumang mangyari, kahit magkahiwalay pa kayo ng malayo, ng matagal, mangyayari pa rin ang inyong tamang panahon. Tama. Kaya nga ako hanggang ngayon ako. Parang kinikiliti pa. Ikaw ba, Alden? May natutunan ka ba? Dami po, Lola. Alam mo, si Anselmo po parang tinuruan niya po ako na matutong magsakripisyo sa mga bagay ko na gustong makuha sa tamang panahon. Lahat. Opo. Iho, hindi lang sa pag-ibig. Lahat. Magaling tong batang to. No? Ano bang itong tawag doon? Observant? Po? Observant? Observant? Observant po. Ah, hindi observer. Observant po. Observant po. Iba yung observis. Oo, iba naman iba po yun. Ah, nasaan ba yung kapatid nating isa? Ay, pasunod na po yun. Ayun. Ate. Ate. Baili na naman kayo. Eto, medyo to ata. Medyo to ata sa akin to. Doon ka na nga! Pahayin kita dyan eh. Anselmo. Ay, naku ate, ayan. Eto, si ate, kilikilig pa rin hanggang ngayon. Naku, ate. Kay Anselmo. Pasensya na kayo, last three na ako, bilik. Maganda pa din po, Lola. Oo, di ba? Kailan? Oo. Pantay pa din. Inihis mo na ng konti yung ano mo. Bakit pa?
Basta. Ate, matanda na tayo. Wala na mag-aano pa. Ay, yung ako mo nakatingin, oh. Ako kong gagayahin to, Yaya. Ay, hindi po, Lola. Bakit yan, diary na yan? Hawak mo pa rin yan. Alam mo, syempre, tinutuloy ko lang yung mga nangyayari na isulat dito sa diary. Hello, hello. Ate. Ah, ate, ha? Guwapo ni Anselmo. Alam mo, ha? Masama ang tingin sa akin, ha? Sabi ko nga, iba ako pumili. Oo. Top of the line. Yan ang gusto ko sa'yo. Wala lang taste talaga si Anselmo, ano? Oh, maganda naman si ate noon. Oo nga, Lola. Noon. Before. Maganda pa rin naman po hanggang ngayon. Hindi rin, ha? Lola, ayusan mo nga ako mamaya. Sige. Meron pa ba? Meron pa ba dyan? Kaya pa ito. Oy, ano ate? Patilya lang ang kulang. Oh, talaga ha? Pen. Tingnan natin yung patilya, tas ano, gaganda ha? Oy ate, sandali lang. Eh, hindi mo na ba talaga mapipigilan si ano, Anselmo? Eh, papunta na sa airport eh. Sabi lang niya, kit. Ano? Kit. Mua. Kit? Kit. Mua, mua, chup, chup. Kit. Lola, kit po, hindi kiss. Cute? Ibig sabihin kit po, ibig sabihin po nun, keep in touch. Yun po, ay, yun hindi yung, kiss. Opo. Hindi kit? Ba yun mua, mua, chup, chup? Po, kiss po yun, Lola, kit po to kay Isaac. Si Anselmo kasi walang S. Ay. Alam mo, bilib din ako sa'yo, ate, ha? Alam mo, bilib ako sa'yo. Lalo na yung ibababa niya yan, yan. Update mo nga pala yung diary. Ano kayo ng diary na? Ay, mabuti nga ta, nanudugtong ako ang kwento namin ni Anselmo dito sa diary. Oh. Kaya lang, medyo pangit lang yung ballpen. Kasi nga, syempre, Pero Lola, ano pa po bang laman yan? Marami. Tulad po ng ano? Marami. May mga sardinas. Pilata. Lola, hindi po. Ano po yung mga istorya na hindi nandyan? Hindi malaman. Ano mga naisulat? Ayun, istorya. Oh, ikaw hindi... kasi. Eh, marami itong laman. Oh, katulad, meron dito noong 1951. May 1979. Oh, meron pang patungkol sa hinaharap. Hinaharap? Huh? Oh. Manguhula ka ba noon, ate? Hindi lang, hindi lang mga past yung nandiyan. Hindi naman sa ganon. May hinaharap pa? Uh-huh. Bastos pala naman yung mga... Future. Kinabukasan. Naalala niyo ba yung kwento noon ng babae na kilala ni Mama sa Paris? Sa Paris? Oo. Naalala mo? Yung nabanggit ng tungkol sa singsing na hinanap natin sa bahay ni Lola. Naalala mo yun? Hindi. Akala ko naman naalala mo. Hindi na nga, matagal na yung bata pa kami noon. Ano ka ba naman? Lola, nasa akin pa po yung singsing na yun. Dapat talaga nasa iyo. Huwag mo iwawala. Yung asan ba? Nasa bahay po. Wala tayong bahay, iha. Bahay po natin dati, Lola. Lola, di ba po yung babae yung nagsabi, yung singsing na nasa alahasan sa tapat po ng malaking salamin? Nakita po natin yun nung haunted house na pinuntahan ko. Oo, tsaka siya rin yung nagsabi na para makuha ang singsing, kailangan isama ang taong pinakamalapit sa puso mo. Naku, kailangan kapitbahay yung malapit na. Magaling talaga nito ni Alden. Eh, lahat ng mga yun, nagkatotoo yun, ha? Oo. Kaya nga natin sinama nung si Alden, di ba? Maganda ang memorya nitong batang ito. Magaling. Yung nagkasapi-sapian pa nga tayo. Opo, Lola. Pinagpasapasahan po tayo ng sapi. Opo.